Hello mga Lodi, welcome back nga pala ulit sa aking YouTube channel. Bali guys, mayroon akong tips lang dito kasi may mga nagre-request na ito. Ngayon ko lang na isipang gumawa ng video about sa computer. Ito, dahil may desktop kayo dyan. Bigyan ko lang kayo ng tips kung paano mag-troubleshoot ng personal computer nyo. Tapos, halimbawa, walang display, panay restart yung computer. Tapos, idagdag ko na rin to. Bali, may binili kasi akong, ito. Magpapalit kasi ako ng video card. Bali, wala. Yung, ano ko kasi, CPU ko, nakikita nyo, ayan, oh. Wala siyang, graphic card. Meron naman siyang graphic card, pero built-in lang siya. Eh, kailangan ko kasi sa editing. Kaya napabili ako ng video card. May ituturo rin ako about dyan. Bali, start tayo guys sa ating tutorial. Tapos, siya nga pala, may itagdag pala ako. It's based to know, nagbago sila ng schedule. Nandyan yun sa YouTube description link ko. Kung paano manalo ng instant cash. Tuwing Sunday yan, 7 PM, papanoorin nyo lang yung video. Tapos, mag-comment lang kayo kung ano yung tamang sagot dun sa video na papanoorin nyo. Tapos, pag tama yung sagot nyo, pwede kayo manalo ng instant cash. True Palawan yan. Ito na guys. Bali, ayun nga, naka-BGA lang ako. Tapos, ang aking computer is, yung aking monitor is ganyan. Ayan, nakikita nyo naman, active siya guys, yung computer. Bali, magbibigay lang ako ng tips. Halimbawa, yung computer nyo, panay restart siya. Restart siya ng restart, ng restart, ng restart. Ang possible cause nun, kung ganito lang yung, ano nyo, yung system nyo, pwedeng memory, yung memory na, ano na, nagka-crash na yung memory, pag nag-blue screen na, possible memory, or yung system nyo, nakurap na ng virus. Tapos guys, pag wala ka namang ano, kunyari nakaganyan ka, naka-display ka, ayan, naka-BGA ka, diba? Ayan, BGA. Tips lang to guys ha, sa pag-ayos guys na basic troubleshooting ng inyong mga personal computer. Ayan. Tapos, hindi bumubukas yung computer nyo. Kunyari, hindi siya bumubukas. Umiilaw lang siya, pero nag-blink-blink lang yung monitor nyo. Ang possible na cause nung trouble is possible sa memory pa rin. Linisan nyo lang kung marumi. Tapos yung ating 24-pin na sa power supply, tsaka yung sa ating 4-pin or 8-pin sa supply ng 12 volts, dun sa ating motherboard. Ayan, nakikita nyo, ito yung 24-pin natin guys. Tapos ito yung sa 4-pin natin, yung banda dito sa gilid na malapit sa mouse. Possible, maluwag. Or, ito rin, maluwag. Or, puno na ng alikabok. Kaya dapat lagi nyong inilinis yung inyong mga motherboard. Or, ganito rin naman, kunyari, maya-maya, namamatay siya. Pagbukas mo, hindi pa pumupunta sa, ano, sa desktop. Hindi ka pa nakakarating ng desktop, namamatay na yung computer mo. Ibig sabihin, hindi na siya nagbo-boot. Karaniwang problema niyan sa mga AMD. Kasi yung AMD processor kasi is mabilis mag-iinit kaysa sa kagaya ng Intel. Kaya ako, ang ginamit ko is Intel na processor. Tapos, yung power supply nyo, dapat, ano siya? Tawag dun. Yung basta branded, nakalimutan ko yung tawag, kailangan branded. Hindi siya yung ordinary lang na power supply. Kasi yung power supply na mga ordinary lang, minsan mabilis siya masira. Hindi nyo napapansin, nasisira na pala yung pan ng power supply sa loob. Saglit lang siyang umiikot, tapos hindi niya na napapalamig tong mismong power supply sa loob ng ano, na power supply. Meron kasing pan yan dyan sa loob. Pag nag-init na yung mga capacitor, resistor, IC nun, mag-shutdown na rin yung unit nyo. Tapos possible pa rin dito sa mga AMD nga. Sa mga AMD processor natin, yung sa ating
heatsink fan. Balay na uubos na yung thermal paste, kaya bigla na lang siya kagad mamamatay. Yun ang mga tips ko lang guys sa mga sa computer. Balay ito, yung sa mga nag-upgrade naman ng computer, tapos yung ito, dito na tayo sa graphic card. Ayan. Balay, bumili kasi ako ng video card. Ayan. Gigabyte siya. Balay, hindi naman siya branded talaga. Hindi siya nakakarton. In-order ko pa rin siya sa Lazada. Ano lang siya? RX 570. 4GB siya, tapos 256 bit siya. Bali, ang port niya is, napapansin niyo, di ba? DBI siya. Tapos, guys, bago kayo bumili ng gato, guys, kailangan, meron na kagad kayong DBI converter para sure, or kung HDMI, kung compatible yung monitor niyo sa HDMI. Ako, ayan. May nakaready na akong DBI port to VGA. Ayan, guys. Bali, ito, may troubleshoot din tayo dito sa pagganito kung paano nyo siya mapapagana. Kasi nga, ayan, ipapakita ko sa inyo ng live na kung ano mangyayari sa kanya. Pag sisinalpak ko na to dito sa ating CPU, then, eto nga. Ayan, tips lang to guys, ha. Bali, testing natin. Check ko lang muna kung nag-record pa yung video, baka hindi. Okay. Okay guys, welcome back ulit sa YouTube channel ko. Bale, pag nagustuhan niyo yung mga tinuturo ko, sana magustuhan niyo. Ayan, mga tips lang. Kasi, dati ako nag-aayos talaga ng mga computer, nag-setup ako. Wala na talaga akong time mag-aayos talaga. Iba na kasi yung mga ginagawa ko. Gusto ko lang i-share yung mga natutunan ko sa inyo para ma-share ko yung knowledge ko. Bale, again, hey guys, off muna natin yung ating computer. Shutdown natin. Shutdown natin siya. Papakita ko sa inyo ng live. Ayan. Narito sa anak para sigurado hindi magbubukas. Ayan. Salpa ko na siya guys. Bale guys, pag nga panalimutan ko, pag bibili kayo dapat ng gayong video card, kailangan naka yun, true rated pala dapat kayo na power supply. Kasi meron siyang mga pin na sinasalpak pa dito. Ayan, kagaya niyan, 8 pin. Yung iba pa niyan, 6 pin. Para sa mga high-end na kasi na graphic card, kailangan ng supply na ito. Hindi siya kasi gagana pag ang gamit mo lang is generic na mga power supply. Kailangan yung true rated. Salpa ko na guys, ha. Siyempre, tornado natin para sure na hindi siya matatanggal. Bale, ito yung ating VGA port. Nilipat natin dito sa ating VGA to DBI converter. Natin dito. Binili ko lang siya sa Lazada. 150 pesos ata. Ayan. Then, ito na guys. Salpa ko na siya dito sa akin. DBI port. Pali-power on natin. Then, on. Makita nyo, umilaw yung video card na supplyan siya. Pero pansin nyo guys, hindi siya nagbubukas. Diba? Diba? Hindi siya gumagana, diba? O, diba? May mali. Diba? Ito yung talagang ituturo ko sa inyo. Kung paano natin siya mapapagana. Kasi nga, nag-convert tayo sa DBI. Ayun, nakita nyo naman guys. Napuntang monitor yan. Tapos papunta sa ating DBI port.
Punta ng DB iPod. Ayan. Higpit. Higpit. Tips lang ulit. Ayan. Ang gawin nyo is, para ma-troubleshoot natin ng maayos, tanggalin muna ulit natin yung ating video card. Up ko lang guys ha. Tanggalin natin ulit guys ha. Kasi nga mag-troubleshoot tayo. Tanggalin natin to. Tanggal na siya guys ha. Ayan. Bali, tanggalin ulit natin itong sa ating BGA. BGA. Ngayon, erekta natin siya sa ating board. Bali, ito muna yung basic troubleshooting ha. Sa ating video card ha. Erekta ka muna dapat. Tapos dapat, bubukas dapat siya. Kasi nga, erekta ka na dyan. Pag hindi ka nagbukas yung ano mo niyan, yung computer mo niyan, ibig sabihin may problema siya. Ayan. Active na siya, guys, 'di ba? Gumana na. 'Di ba? Meron na gumana siya, 'di ba? Tap. Ayan. Then punta kayo sa advance. Ayan, advance. Depende sa BIOS yan, guys, ah. Tapos punta kayo dito sa onboard device configuration. Ayan. Dapat itong DBI port audio nyo is naka-enable para dun sa ating isasalpak na converter na DBI. Kasi pag naka-disable yan, hindi yan magbubukas yung inyong monitor na naka-convert sa DBI port audio. Ayan. Tapos, save nyo lang. Depende kung paano pag-save sa inyo. Akin F10, then okay nyo lang. So, okay na yun. Ayan, tuloy ko lang siya guys. Bali ito. Kailangan fix siya. Tapos i-review ko lang kayo guys ha. Kailangan naka-enable yung DBI port audio nyo. Punta kayo sa BIOS. Then hanapin yung advanced. Then onboard device configuration. Tapos i-enable nyo yung DBI port audio nyo. So guys ha. Then salpak na natin siya dito sa ating monitor. Ayan. Bali, gumana na siya guys. Lagyan na lang tayo. Okay. Bali, ito na. Dito na tayo sa ano. Testing natin yung ating video cards. Video card. Yung ating graphic card. Bali, ayan. Siyempre, papatayin muna natin ulit yung ating computer, CPU, turn off natin. Power shutdown. Ayan. So, testing na natin yung ating graphic card. Ayan. Depende sa BIOS din kasi yan, guys. Tsaka sa kung applicable din siya sa HDMI, papuntang monitor yung inyong mga video card. Ayan. Tayo natin mamatay guys. Hindi mo talaga siya mag-off eh. Ang karaniwan talaga niyan, hindi siya BGA port. Karaniwan, puro HDMI ito, tapos DBI port na. Kaya kailangan, bumili talaga kayo ng ganito. Okay, yung mga iba pang converter na meron kayo. Kasi ang karaniwan kasi ginagamit talaga is ito. BGA cord. Madalang tong DBI eh. Karaniwan to ginagamit sa mga projector. Itong DBI. And then sa testing na natin guys ha. Salpakan natin siya kung mapagana natin siya sa ating ginawang troubleshooting. Tornilyo natin para sigurado.
Then, salpakan natin siya. Oh, teka lang. Hindi ko pala nakakabit yung ating 8-pin port. So, pagkuma natin yung ating 8-pin. Huwag yung kakalimutan to, guys, ha. Ayan. Testing natin. Okay. Active na ating video card. Ayun. Bumukas na siya, guys. Diba? Parang hindi masyadong maganda yung graphics. Parang nag-blurred. Ayan, ayan ang boss. Ah, kasi kaya pa siya nag-blurred kasi hindi wala pa siyang installer, driver. Kailangan natin siya installan ng driver. Dito makapunta sa desktop. I-review ko lang ulit, guys, para sa ating ano, sa troubleshooting ng ating CPU, kailangan pagbibili ka muna ng ano, kunyari namamatay siya, marami kasing cause, pwedeng thermal paste kung gamit nyo is AMD or power supply, hindi na umiikot yung pan, ganun. O kaya yung pan, hindi nyo napapansin kasi naka-cover na, hindi na pala umiikot. Pag hindi na kasi umiikot tong pan na to, mag-iinit yung processor. Pag nag-init na yung ano, yung processor, ang mangyayari, ayun, mag-iinit na yung CPU. Pag nag-init na yung pinaka CPU processor niya, ang mangyayari, mamamatay na siya. Bigla na siya mamamatay. Lagi nyo i-double check itong 24 pin, pati yung 4 pin or 8 pin sa inyong 12 volt supply sa inyong motherboard. Ayan. Yun lang naman. Tapos dito, pag bibili kayo ng graphic cards, tips lang, guys, kailangan naka-true rated kayong power supply. Pataas 600 watts ang kailangan nyo. Depende sa video card na gagamitin nyo. Tapos, syempre, 8 pin, depende pa rin sa video card, meron ding 6 pin. Lalo na pag marami na kayong sinusuplayan, kagaya nito, meron akong tatlong ilaw dito. Kulang pa nga siya dito ng dalawang ilaw para kompleto, di ba? Sa mga ibang system unit na binubuo. Ayun lang. Tapos, sa memory, kailangan check nyo siya lagi, baka naalikabukan. Lagi pa rin, cleaning pa rin. Tapos, iwasan nyo siyang linisin. Kung lilinisin nyo siya, dapat soft lang yung gamit yung panlinis. Ayun. Tapos, ano pa ba? Tsaka dapat, mas safe yung ating CPU kung meron tayong UPS na ginagamit. Kasi nga, minsan, nag-fluctuate yung ating kuryente. Hindi nyo napapansin. Ang nangyayari is, pag nag-fluctuate yung kuryente, biglang pasok yung kuryente sa inyong CPU, may chance na masira yung power supply natin. Doon unang-unang nasisira yung power supply. Lalo na kung gamit natin is mga generic power supply. Yung mga hindi siya true rated. Yun. Yun lang, guys, yung tips ko. Ano pa bang pwedeng tips? Wala na. Doon lang. Tapos, yung hard disk, iwasan natin siyang mahulog o malaglag. Tips pa rin yun. Kasi pag nahulog o nalaglag yan, masisira na yung disk niya sa loob. Possible na hindi na siya magbukas. Yun. Then sa video, sa graphic card pa rin, yung sa PCIe, kailangan malinis siya. Kasi nga, pag malikabok na yan, may chance pa rin na hindi na magbukas tong unit natin. Kaya lagi, kailangan natin, minimaintain natin yung ating CPU unit. Kasi mahal magpaayos ng computer. Lalo na kung hindi ka naman marunong mag-ayos ng computer. Ayun, tips ko lang to. Iba mang pwede tips. Ayun, tapos tips pa ulit, iwasan nyo maglagay ng mga water, tubig, dahil pag nakabukas tong unit,
nagpatong kayo ng tubig dito na sage, ayun, bingo, sira ang inyong computer. Hindi siya pwedeng mabasa habang nakabukas yung supply. Pwede siyang mabasa kung hindi siya nakabukas. Pwede siyang basahin kasi matutuyo naman siya. Magbubukas pa rin siya. Ayan. Then, sa troubleshooting naman ng ating motherboard, kung very old na talaga siya, ayaw rin magbukas, payo ko lang, iwasin nyo siya. Possible na mabuhay ulit yung pinaka hardware ng ating motherboard. Mag-active pa rin siya. Washing nyo lang. Ibig sabihin ng washing, parang i-car wash nyo yung motherboard. Tanggalin nyo lang yung battery, yung processor, tapos yung pan. Talagang board lang talaga yung matitira. Tapos i-blower nyo, patuyuin nyo. Tapos try nyo i-testing kung gagana. Yun lang guys, tips ko lang yan. Tapos hanggang doon lang. Kung nagustuhan nyo yung tips ko sa ating computer, tapos kung paano gumamit ng BG8 to DVI port, kung paano siya maging active sa ating mga monitor, depende kasi yan sa mga motherboard kung naka-enable na siya. Depende pa rin talaga yan guys, pero karaniwan naka-disable siya kasi ang karaniwan ginagamit is BG8 port. Yun lang. Tapos kung nagustuhan nyo yung aking tips sa ating computer, tips, kasi may nag-request sa akin nito kaya ngayon ko palang nagawa siya. Huwag nyo lang kalimutan mag-share, comment, like, and subscribe sa aking YouTube channel. Kaya hanggang dito lang guys, magpapaalam na talaga ako. And 1, 2, 3, go.